Marami sa atin ang malapit sa mga lolo at lola. Minsan pa nga ay mas ini-spoiled nila tayo kesa sa mga magulang natin. May mga nagsasabi rin na mas mahal ng lolo at lola ang apo kesa sa sarili nilang mga anak. Ilan sa atin ay mapalad na kasama pa ang kanilang grandparents at meron ding iba na hindi na. Ngunit paano kung sa pagkawala nila ay hindi ka nagkaroon ng pagkakataon na magpaalam? Maaari nga ba na sila na mismo ang bumisita sa iyo para masabi mo ang mga hindi mo nasabi sa kanila noong sila ay buhay pa? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Bago ang lahat ay gusto kong mag-thank you sa inyo kasi everyday ang upload ninyo sa channel ninyo. Palagi akong may bagong story na napapakinggan bago ako matulog. Ako nga pala si Rosel, 29 years old at single. Hindi po pala ako naghahanap ng jowa ha. Magsishare lamang po ako ng story na medyo nakakatakot. Malaki po ang pamilya namin at mas close ako sa side ng mother ko. Kasi noong maliit pa kami nang nag-iisa kong kapatid na mas bata sa akin, ay sa parents ni mama kami nakatira kasi wala pa kaming sariling bahay noon. Isang compound lang kami noon at sa compound na yon ay naroon din ang bahay ng tatlo pang kapatid ni mama. May tatlo pang kapatid si mama pero sa ibang lugar na nakatira. Yung isa ay nasa Canada, bali kapag may occasion ay napupuno talaga ang compound na yon sa dami namin papadudot. I can say na masaya ang family namin. Walang inggitan, walang magkakapatid na nag-aaway dahil sa lupa at kung ano-ano pang tipikal na dahilan ng pag-aaway ng magkakamag-anak. May mga hindi pagkakaintindihan sa magkakapatid din ng mama pero naaayos din kaagad. Maganda talaga ang pagpapalaki sa kanila nina Lola Maria at Lolo Joselito. Dahil sa bahay ng Lolo at Lola kami nakatira before, ay naging super close ako sa kanila. Sobrang spoiled din kami ng kapatid ko sa kanila, Papa Dudut. Kapag nakukuha nila ang pera nila sa pension nila, ay inaabutan nila kami ng kapatid ko ng pera at sinasabi nila sa amin na huwag daw naming sasabihin kina Mama at Papa na binigyan nila kami ng pera. Baka raw hindi na kami bigyan ng baon sa school kapag nalaman ng parents namin. Isa pa sa hindi ko makakalimutang memories ko sa kanila ay yung kapag papaluin kami ni Mama o Papa tapos pinapatakbo nila kami sa kanila. Hindi sila pumapayag na mapapalo kami. Ganon sila ka-protective sa aming dalawang magkapatid. Daanan ng bagyo ang lugar na yon, Papa Dudut. Kaya hindi na kami nagulat nang isa-isang umalis ang mga kapatid ni Mama na nakatira sa compound dahil palagi kaming sinasalanta ng bagyo. Bumibisita na lamang sila roon kapag may time o okasyon na gaganapin. High school ako nang makapag-down na si Papa sa isang bahay na malayo sa bahay ni na Lolo at Lola. Nasa ibang probinsya yon at kailangan pang sumakay ng bus. Matagal ng plano yon ni na Mama at Papa na magkaroon kami ng sariling bahay. After ng ilang taon ay sinabi sa amin ni Mama na malapit na kaming dumipat sa sarili naming bahay. Pagka-graduate ko raw ng high school ay aalis na kami sa bahay ni na Lolo at Lola. Nalulungkot ako nang ma-realize ko na hindi ko na makakasama si na Lolo at Lola araw-araw. Simula pagkabata ay kasama ko na sila at nasanay na ako sa presensya nila, Papa Dudut. Kahit papaano ay may isip na ako noon na makaintindi sa mga bagay-bagay. Kaya naiintindihan ko rin kung bakit gusto ng parents ko na magkaroon kami ng sariling bahay. Wala namang problema sa mga kapatid ni Mama kung doon kami nakikitira kina Lolo. Mas gusto nga nila yon para may kasama yung dalawang matanda. Kaya lang syempre, iba pa rin kapag may sarili kayong bahay. Hindi pa alam ni na Lolo at Lola ang plano na yon ni Mama. Sa mga kapatid muna ni Mama namin sinabi para
makakuha kami ng tamang gagawin kasi wala nang makakasama sina lolo at lola sa bahay. Matanda na kasi sila at talagang kailangan ay merong magbabantay sa kanila. Ang akala kasi namin ay walang magiging problema kahit umalis kami roon kasi nandoon naman ang ibang kapatid ni mama sa iisang compound. Hindi rin namin naisip na aalis pala sila. Sa pag-uusap ni na mama at ng mga kapatid niya ay nagkasundo silang lahat. Nakumuha na lamang ng isang tao na mapagkakatiwalaan na magbabantay at mag-aalaga kina lolo at lola. Tapos maghahati-hati na lamang sila sa pagpapasweldo sa tao na yon. Sumakto pa na biglang nagkasakit si lola ilang buwan bago kami umalis. That time ay hindi pa nila alam na aalis na kami. Medyo nag-aalangan kasi si mama na magsabi dahil alam niya na magdadamdam sina lolo at lola. Akala siguro nila ay forever na kaming doon na sa kanila nakatira. Ilang araw noon sa ospital si lola. Si lolo dahil sa takot kami na baka makakuha siya ng kung anong sakit sa ospital ay hindi na namin siya pinapadalaw kay lola. Binibigyan na lang namin siya ng update tungkol sa lagay ni lola. Kahit kasi matanda na sina Lola Maria at Lolo Joselito ay nakikita pa rin ang pagmamahal nila sa isa't isa. Very sweet sila at madalas na naglalambingan. Kaya nga kilig na kilig kami sa kanilang dalawa. Araw-araw ay nagtatanong si Lolo kay Mama tungkol sa lagay ni Lola. Mabuti na lang at habang tumatagal, si Lola sa ospital ay umu-okay ang kalagayan niya, Papa Dudut. Kaya tuwang-tuwa si Lolo at palagi niyang tinatanong kung kailan uuwi si Lola. Tumagal ng kulang-kulang 1 month si Lola bago siya nakalabas ng ospital. Magaling na siya pero malaki ang ibinagsak ng katawan niya. At may mga gamot siya na kailangang inumin araw-araw para mapanatili siyang malakas at malusog. Doon na nagkaroon ng alinlangan si Mama na lumipat kami ng bahay. Gusto niya kasi na personal niyang maalagaan si Lola lalo na at mahina na ito kumpara dati. May isang kapatid si Mama na nadulas at nasabi kay Lola ang plano naming pag-alis dahil may bahay na kaming nakuha. Kaya isang gabi habang kumakain kami ng hapunan ay nasabi yon ni Lola. Aalis na pala kayo rito, no? Kailan ba ang balak ninyo na umalis? Mahinahon na tanong ni Lola. Lahat kami ay natigilan. Si Mama na ang sumagot. Baka hindi po muna, Nay. Dito po muna kami, tugon ni Lola. Dahil ba sa akin? Kung ako ang iniisip ninyo ay huwag niyo akong alalahanin. Kung matagal niyo ng plano yan at nahinto dahil sa pagkaka-ospital ko ay ituloy niyo na. Malakas na ako at hindi na ako dapat binabantayan, ang sabi pa ni Lola Maria. Itinuloy na ni na mama ang pagkuha na magbabantay kay Lola. Isang 40 years old na dating nurse ang kinuha nila para may alam sa pagpapainom ng tama ng gamot kay Lola. Si Ate Cora. Malapit lang ang bahay niya sa bahay ni na Lola pero napapayag siya ni na mama na magstay in para kahit sa gabi ay merong kasama sina Lolo at Lola. Lumipat na rin kami sa bago naming bahay nang makagraduate na ako ng high school, Papa Dudut. Masaya man ako na may sarili na kaming bahay ay hindi pa rin mawala ang lungkot sa akin dahil hindi ko na makakasama araw-araw sina Lolo at Lola. Bago kami umalis ay nangako kami sa kanya na kapag meron kaming time ay bibisita kami sa kanila o kaya ay magbabakasyon sa bahay nila. 2 weeks lang halos nang maisipan ko na bisitahin sina Lolo at Lola kasi nami-miss ko na sila. Sinabi ko yon kay Mama at ang sabi niya ay bibisita kami sa kanila kahit kaming dalawa lang muna. Tuwang-tuwa sina Lolo at Lola nang bumisita kami. Pakiramdam ko ay 2 taong ko silang hindi nakita nang yakapin ko sila, Papa Dudut. Dahil sa wala pa akong pasok noon ay pwede akong magstay doon kahit na ilang linggo pa. Pero sa ilang araw pa lamang kaming naroon ni Mama ay iniwanan na kami ni Lola. Namatay siya habang natutulog. Nalaman lang namin yon nang hindi na siya nagising sa oras ng gising niya sa umaga.
Buong pamilya kami nagluksa at umiyak sa biglaang pagkawala ni Lola. Inexpect ko na makikita kong iiyak si Lolo Joselito pero hindi. Kahit sinisilip niya si Lola sa kabaong ay hindi man lang siya naluluha. Pero alam naming lahat deep inside ay sobrang lungkot ni Lolo Joselito sa pagpanaw na yon ng kanyang asawa. Nang mailibing si Lola ay nag-decide ng isang kapatid ni Mama na si Tita Emmy na bumalik na lamang sa bahay nila sa compound. Kasama ang buong pamilya niya para merong makakasama si Lolo bukod kay Ate Cora. Mas okay kasi yon para hindi mainip si Lolo at malungkot palagi. Hindi man yan ipinapakita sa amin. Alam naming lahat na sobrang lungkot niya nang mamatay si Lola Maria. Binilhan na rin ni Mama si Lolo Joselito ng sarili niyang cellphone para kahit na anong oras ay pwede itong tumawag sa amin. Pero dahil sa hindi marunong gumamit si Lolo ng cellphone, ay nagpapatulong pa muna siya kay Ate Cora bago siya makatawag sa amin. Kahit nagsimula na ang pasok ko sa school, ay hindi pa rin ako nawala ng oras kay Lolo Joselito. Kuminsan tumatawag ako sa kanya at nakikipagkwentuhan. Minsan si Lolo ang tumatawag sa akin. May mga pagkakataon din na hindi ko nasasagot ang tawag niya lalo na kapag nasa gitna ako ng klase. Kuminsan dinadalaw ko rin si Lolo kasi alam ko na masaya siya kapag personal niya akong nakikita. Ngunit simula nang mamatay si Lola ay napansin naming lahat na biglang naging sakitin si Lolo Joselito. May isang beses na kinailangan na siyang dalhin sa ospital. Noon kasi malakas siyang manigarilyo. Unti-unti nga lang siyang pinatigil ni na Mama noong nagkaedad na. Pero nagsusumbong sa amin si Ate Cora na kung minsan ay naamoy niya si Lolo, naamoy sigarilyo. Kung minsan pala ay naninigarilyo pa rin ito ng palihim. Hindi naman nagtagal si Lolo Joselito sa ospital at nakauwi rin siya kaagad. Kami ni Mama ang naglabas sa kanya sa ospital. Alam mo Rosel, inip na ako doon sa ospital kaya mabutit nakauwi na ako. Masayang sabi ni Lolo Joselito nang nasa bahay na kami. Kaya nga po huwag ka nang uulit na maninigarilyo para hindi ka nadalhin ulit doon, ang sabi ko sa kanya. Minsan lang naman isang stick lang sa isang linggo, katwiran pa ni Lolo. E tingnan niyo ang nangyari sa isang stick ninyo. Na ospital kayo, turan ko sabay iling. Ayaan mo na, ang maganda ay nandito na ulit ako sa bahay. Makikita ko na si Maria, wika pa ni Lolo. Medyo kinilabutan ako sa mga sinabi niyang yon ni Lolo Papadudut. Ang seryoso niya kasi at parang totoo na nakikita niya pa rin si Lola sa bahay nila. Nakikita niya po si Lola? Dito sa bahay? Tanong ko para makasigurado. Oo, nandito pa rin siya. Minsan niya ay pinapagalitan ako kapag may kinakain akong bawal. Kaya nga hindi ako umiyak nung nawala siya kasi nagpakita siya sa panaginip ko. Sabi niya hindi raw siya aalis dito sa bahay. Hindi mo ba siya nararamdaman dito sa bahay, Rosel? Tanong ni Lolo sa akin. Hindi naman po, natatakot kong sabi. Naniniwala ako sa mga multo kaya ganoon na lamang ang takot ko. Kahit pa sabihin na lola ko o kamag-anak ko ang magpapakita sa akin ay multo pa rin sila. Siguro kung magpapakita man si Lola sa akin ay sa panaginip na lang. At least sa panaginip ay hindi naman totoo. Sinabi ko kay Mama ang sinabi na yon ni Lolo sa akin at ang sabi ni Mama ay baka paraan lamang yon ni Lolo. Para kahit papaano ay hindi nito ma-miss si Lola. Iniisip daw siguro ni Lolo Joselito na kasama pa rin nito si Lola sa bahay para hindi siya masyadong malungkot. Kaya wag ko na lang daw pansinin si Lolo kapag naulit ang ganong pangyayari. Sa tuwing nabibisita ako kay Lolo Joselito ay palagi niyang nababanggit si Lola Maria. Kuminsan daw ay nakikita niya ito kapag naalimpungatan siya sa gabi. Kahit sinasabi ni Mama na hindi totoo ang sinasabi na yon ni Lolo, ay hindi ko pa rin talaga maiwasan ang makaramdam ng takot, Papa Dudut. Kaya sinabi ko kay Lolo na sana'y huwag na niya akong kwentuhan tungkol kay Lola at inamin ko
na natatakot ako kapag ganon. Eh bakit ka matatakot? Eh lola mo naman yon, Rosel, ang sabi ni lolo sa akin. Kahit na lolo, takot po ako sa multo, alam mo naman yun, turan ko. Hindi ka naman sasaktan ng lola mo. Nagsasabi lang ako ng totoo na hanggang ngayon ay nandito pa rin siya. Mahal na mahal talaga ako niyang si Maria. Hindi niya ako kayang iwanan, ang natatawa pang sabi ni Lolo Joselito. Hindi ko pa rin napigilan si Lolo sa pagkukwento tungkol kay Lola. Hinayaan ko na lamang siya at kinumbinsi ang sarili ko na walang katotohanan ang sinasabi niya. Saka medyo matagal nang wala si Lola at sa pagkakalam ko ay hindi naman nagtatagal ng ganon ang kaluluwa ng isang tao. Sa sakit naman na matay si Lola at wala naman siyang galit o kung anong negative na emosyon noong mawala siya, kaya feeling ko ay hindi siya mag-i-stay sa bahay nila ni Lolo. Saka naisip ko na wala akong dapat na ikatakot lalo na at kahit ilang beses na akong nakadalaw kay Lolo Joselito at minsan ay doon ako natutuloy ay wala naman akong nararamdaman na kakaiba. Hindi nagpaparamdam si Lola Maria sa akin. Ngunit akala ko lang pala yon, Papa Dudut. Dahil isang gabi ay nagsimula nang magparamdam si Lola Maria sa akin. Sa itaas ako natutulog doon sa dating kwarto namin. Si Lolo ay nasa ibaba natutulog. Hindi ako kaagad nakakatulog at madalas ay madaling araw ay gising pa ako. Kung hindi pa ako nagsiselfphone ay nagbabasa ako ng pocket books na dating binabasa ni Lola noong buhay pa siya. Alauna na ng madaling araw noon at nagbabasa ako ng pocket book. Horror pa talaga ang binabasa ko. Nagandahan ako sa kwento kaya hindi ko talaga siya mabitawan. Kaya gusto ko na siyang tapusin bago ako matulog. Ilang page na lang sana at tapos ko na siyang basahin. Nang makarinig ako ng ingay sa ibaba na nanggagaling sa kusina. Parang may naguhugas ng pinggan dahil nakakarinig ako ng tunog ng mga pinggan at kutsara na parang kinakalampas. Tapos parang bukas pa ang gripo. Ang naisip ko ay baka si Ate Cora o kaya ay si Lolo. Pero naalala ko na ako ang naghugas ng mga pinagkainan namin noong dinner, kaya ano pa ang huhugasan, hindi ba? Sa pagtataka ko kung sino ang gumagawa ng ingay sa kusina ay buwaba ako. Habang naglalakad ako sa hagdanan ay bigla akong nakaamoy ng usok ng kandila. Dumiretso ako sa may kusina at hindi ko na binuksan ng ilaw. Nang nasa pinto ako ng kusina ay nakita kong may babae na nakaharap sa lababo. Yung silhouette niya ang nakikita ko kasi madilim. Ate Cora, tawag ko sa babae. Pagkasalita ko ay biglang tumigil yung babae sa ginagawa niya sa lababo at nawala na rin yung ingay na naririnig ko. Pero hindi na gumalaw yung babae at hindi man lang siya sumagot sa pagtawag ko. Nagtaka ako kasi si Ate Cora lang naman ang babae sa bahay na yon bukod sa akin. Imposible naman na isang member ng family ng kapatid ni Mama na nakatira sa kabilang bahay kasi hindi sila pumapasok doon ng ganong oras. Para masagot na ang tanong ko kung sino ba ang nasa kusina, ay binuksan ko na ang ilaw doon. Pero nagtaka ako dahil pagbukas ko ng ilaw, ay nawala bigla yung babae. Wala rin kung ano sa lababo, kaya mas lalo ako nagtaka kung saan ang gagaling yung ingay na narinig ko. Kinilabutan ako at natakot ako ng time na yon at saka ko lang na-realize na kabulto ng katawan ni Lola Maria yung babae na nakita ko sa may dilim. Kahit pa ulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na baka namamalik mata lamang ako ay hindi yon tinanggap ng utak ko. Dahil sa natakot na akong matulog na mag-isa, ay pinuntahan ko si Ate Cora sa kwarto niya na malapit lang sa kwarto ko sa itaas. Kinatok ko siya at pinagbuksan naman niya ako. Nakiusap ako sa kanya na baka pwedeng doon muna ako makitulog sa tabi niya. Pumayag siya pero tinanong niya ako kung bakit. Natatakot kasi ako, Ate. Kanina kasi may narinig akong ingay sa kusina kaya tiningnan ko.
May nakita kong babae, si Lola yata yun. Parang totoo yata yung sinasabi ni Lolo na nandito pa ang kaluluwa ni Lola. Pabulong kong pagkukwento kay Ate Cora. Nagpakita na rin pala sa iyo ang lola mo. Ako naniniwala ko sa sinasabi ni Kuya Joselito. Minsan nakakaamoy ako ng bulaklak at kandila. Kapag ganun daw ay may kaluluwa sa paligid mo. Saka minsan nakakarinig din ako ng ingay dito sa bahay. May naglalakad, kaya alam ko na nandito pa ang lola mo. Pero huwag kang mag-alala kasi hindi ka naman sasaktan noon kasi apo ka niya. Gusto lang siguro niyang malaman natin na nandito pa rin siya sa bahay. Paliwanag ni Ate Cora. Sa pagkakataon na yon ay naniniwala na ako na nasa bahay na yon pa rin ang kaluluwa ni Lola Maria. At siguro nga ay dahil yon sa hindi pa niya kayang iwanan si Lolo. Lumipas nga ang mga taon at yun na ang naging una't huling pagpapakita sa akin ni Lola Maria. Hindi naman na yun na ulit pa papadudot. Pero sa tuwing naaalala ko yun ay nagtataasan talaga ang balahibo ko. Hindi ko na rin yun ikinuwento kina mama at baka naman matakot na silang dumalaw kay Lolo Joselito. Naabutan pa ni Lolo Joselito ang graduation ko noong college ako. Na magkaroon na ako ng trabaho ay naging madalang na ang pagdalaw ko sa kanya. Sa malayong lugar kasi ako nagtrabaho at nag-apartment na rin ako. Nakakapunta na lamang ako kay Lolo Joselito kapag holiday o kaya ay long weekend at kung dati kada buwan ay nabibisita ko siya. Nang magkatrabaho na ako ay hindi ko na yun nagagawa pa. Maraming buwan na kahit isang beses ay hindi ko na siya napupuntahan. Kaya naiintindihan ko kung bakit kapag nagkakausap kami ni Lolo Joselito ay nagtatampo siya sa akin. Sinasabi niya na parang kinalimutan ko na raw siya at hindi ko na siya pinupuntahan palagi. Ipinaliwanag ko sa kanya na nasa malayo ang trabaho ko. At kung minsan ay kahit weekend ay nagtatrabaho ako. Humingi rin ako ng sorry kay Lolo at palagi ako nagpa-promise sa kanya na babawi ako sa kanya once na magkaroon ako ng time na makadalaw sa kanya. Isa sa mga naging pag-uusap namin ni Lolo Joselito na hindi ko makakalimutan ay noong sinabi niya sa akin na kinausap daw siya ni Lola Maria sa panaginip at sinabi nito sa kanya na malapit na silang magkasama. Alam ko ang ibig sabihin noon kaya kinabahan ako. Ipinalam ko yon kay mama at ang sabi ni mama ay baka gusto lamang ni Lolo na bisitahin ko ito. Kumusta na po ba si Lolo? Hindi ba pumunta kayo noong isang araw? Tanong ko kay mama. Okay naman si tatay. Medyo lumalakas na. Hindi na rin siya nagsisigarilyo. Sabi ni Ate Cora. Tugon ni mama. Nag-aalala kasi ako sa kanya ma dahil sa sinabi niya sa akin na magkakasama na raw sila ni Lola. Gusto ko sanang dalawin siya kahit sandali pero hindi ko pwedeng iwanan ang trabaho ko. Ang dami kong kailangan gawin at tapusin ngayong week. Naiiyak kong wika. Huwag kung ano-anong iniisip mo dyan, Roselle. Okay ang Lolo Joselito mo. Hayaan mo at next week ay doon muna ako kay tatay para ako mismo ang mag-aalaga sa kanya. Ang sabi pa ni mama. Sa kabila ng mga sinabi ni mama sa akin ay hindi pa rin ako mapakali, Papa Dudut. Sobrang laki ng epekto sa akin kasi nang sinabi ni Lolo na yon. Natatakot ako na baka mangyari ang kinakatakutan ko at yon ay ang mawala siya. Hindi naman sa gusto ko yung mangyari pero matanda na kasi si Lolo at may sakit na rin siya. Nagme-maintenance na siya. Kagaya ng sinabi ni mama ay umuwi muna siya sa bahay ni Lolo at ang sabi niya ay 1 week siya roon. After ng work ay tumatawag ako palagi para makipagkwentuhan kay Lolo. Kung ano-ano lang ang napag-uusapan namin. Palagi niya rin akong pinipilit na bisitahin siya at nangako ako sa kanya. Nasa weekend ay uuwi ako roon pero isang araw lang ako kasi may trabaho na naman ako sa Monday. Mahaba rin kasi ang biyahe pa uwi at hindi ako pwedeng magtagal doon. Nang dumalaw ako kay Lolo Joselito ay tuwang-tuwa siya. Ang higpit ng yakap niya sa akin pagkakita niya. Pinasalubungan ko siya ng favorite niya na buko pie. Yun kasi ang request niya sa akin palagi. Nakita ko rin na lumakas nga si Lolo at tumaba siya kahit kaunti. Kaya kahit papaano'y nawala na ang pag-aalala ko. Siguro nga'y gusto lang talagang akong matakot ni Lolo para puntahan ko siya.
Hindi rin ako nagtagal doon kasi may pasok na ako kinabukasan. Naglambing pa nga si Lolo sa akin na baka pwedeng doon ako matulog. Inexplain ko sa kanya na hindi pwede dahil sa trabaho ko. Hindi ako pinilit pa ni Lolo Joselito pero na-feel ko na nalungkot siya. Nang palis na ako ay inihatid pa niya ako sa gate at sinabi niya sa akin na mag-iingat ako palagi. Habang sakay na ako ng bus pabalik sa aking apartment ay hindi ko maintindihan kung bakit hindi maalis sa utak ko si Lolo Joselito. Parang may bumubulong sa akin na bumalik ako sa bahay ni Lolo. Pero hindi ko yun sinunod dahil nga may trabaho na ako the next day. Siguro yung namimiss ko lamang si Lolo at nabitin ako sa pagbisita ko sa kanya kaya ganon ang nangyari sa akin ng sandaling yon, Papa Dudut. Pagka-uwi ko sa apartment ko ay halos hating gabi na. Natulog agad ako kasi napagod ako sa biyahe. Kahit na hindi pa ako nakakakain ng dinner ay okay lang. Kasi ang gusto ko talagang gawin ng time na yon ay matulog dahil alam ko na pagpasok ko sa trabaho ay pagod na naman ako. Kahit na isang beses ay never kong napanaginipan si Lolo Joselito pero nang sandaling yon ay napanaginipan ko siya sa unang pagkakataon. Bata pa ako sa panaginip ko na yon at nandun kami sa bahay ni na Lolo. Sinabi sa akin ni Lolo na mag-ingat ako palagi at aalis na raw siya. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta. Ang sagot niya ay sa malayo. Nakangiti siya sa akin sa panaginip ko na yon, Papa Dudut. Nang magising ako kinaumagahan ay ang panaginip na yon ang una kong naalala. Bumalik na naman ang kaba ko pero dahil sa malapit na akong maliit sa trabaho ay sinantabi ko muna yon. Saka kung may nangyari man na hindi maganda kay Lolo, panigurado na tatawag si Mama sa akin kaagad. Habang nasa trabaho ako ay hindi ko alam kung bakit hindi ako makapag-concentrate sa ginagawa ko. Hindi pa rin nawawala sa utak ko si Lolo Joselito. Nang makauwi ako sa aking apartment ay tinawagan ko si Mama para kumustahin si Lolo at ayon sa kanya ay okay naman. Araw-araw akong tumatawag kay Lolo Joselito simula noon. Bago matapos ang week na yon ay nag-aya ang isa kong kaibigan sa trabaho na mag-beach naman kami sa darating na weekend dahil walang pasok sa Monday. Long weekend yon kaya sulitin na raw namin. Ayaw ko sanang sumama kasi nakaschedule na akong umuwi kay Lolo. Pero kinonsensya ako ng mga katrabaho ko na sasama. Minsan na nga lang daw nila akong maaya ay hindi pa ako sasama. Kaya kahit labag sa aking kalooban ay pumayag na lamang ako. Tinawagan ko kagad si Lolo at nagsorry ako sa kanya. Dahil hindi ako makakauwi sa weekend sa bahay niya at naiintindihan naman niya yon. Mag-enjoy lang daw ako sa bakasyon at huwag ko siyang iisipin kasi ayos lamang siya. Tumuloy ako ng pagsama sa mga katrabaho ko. Pagdating ko sa beach resort na yon ay tinawagan ko kagad si Mama para kumustahin si Lolo Joselito. Nag-extend pa ng ilang araw si Mama sa bahay ni Lolo dahil gusto niya na makasama pa si Lolo. Nagpaparinig daw kasi si Lolo na hindi na nag-i-stay doon nang matagal si Mama. Nag-enjoy naman ako sa first day ng bakasyon namin ng workmates ko. Napagod ako sa mga ginawa namin the whole day kaya pagkatapos namin mag-dinner ay dumiretso na ako sa kwarto namin para matulog. Kaunting minuto lang akong nagpababa ng kinain ko at naligo na ako. Pagkatapos ay humiga na ako. Ako lang mag-isa sa kwarto namin dahil nagkayaan na mag-inom ang mga kasama ko. Hindi ako umiinom, Papa Dudut, kaya kahit hindi ako pagod ay hindi pa rin ako sasama sa kanila doon, Papa Dudut. Humiga na ako at natulog. Pinatay ko na ang ilaw para mas mabilis akong makatulog. Nang medyo inaantok na ako ay nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Tumayo ulit ako para magpunta sa banyo. Sandali lamang ako nasa banyo at nang lumabas ako ay nagulat ako kasi meron akong nakitang lalaking nakatayo sa isang sulok. Inisip ko na baka isa yon sa mga kasamahan ko na pumasok doon nang hindi ko namamalayan. Habang nakatingin ako sa lalaki na yon ay nagtaasan ng balahibo ko. Hindi ko maintindihan kung bakit parang nahihilo at nasusuka ako. Medyo kinabahan din ako kasi hindi ko malaman kung sino sa mga kasama naming lalaki yung nasa kwarto ko na yon. Madilim kasi kaya hindi ko siya masyadong makita.
Kaya lang ilang segundo ko lamang na nakita yung lalaki ay bigla siyang nawala. Binuksan ko ang ilaw para makasigurado kung meron ba talagang tao doon, pero wala pala talaga, Papa Dudut. Hindi ko na binigyan ng ibang kahulugan ang nakita ko at ang inisip ko ay baka dala lamang yon ng pagod at antok ko. Kaya kung ano-ano ang mga nakikita ko ng time na yon. Pero nang nakahiga na ulit ako ay bumalik sa isipan ko yung nakita ko at na-realize ko na parang si Lolo Joselito yon, Papa Dudut. Kinabahan ako nang hindi ko alam na wala ang antok ko. Habang nakahiga ako ay tinawagan ako ni Mama. Oma, napatawag kayo. Bakit po? Tanong ko kay Mama. Rosel, ang Lolo Joselito mo. Iniwanan na niya tayo. Wala na siya. Umiiyak na sabi pa ni Mama. Hindi agad ako nakapagsalita. Parang pinoproseso pa ng utak ko ang narinig ko at parang ayaw ko yung paniwalaan. Sinabi ni Mama na bigla na lang daw inatake si Lolo at sinubukan nila itong isugod sa ospital pero hindi na ito umabot pa ng buhay. Napakabilis daw ng mga pangyayari. Okay naman daw si Lolo sa maghapon pero nang gabing yon ay nagreklamo na ito na nahihirapan itong huminga at sumasakit ang dibdib nito. Sige ma, susubukan ko makauwi ngayon dyan. Magpapaalam lang ako sa mga kasama ko. Umiiyak kong sabi. Mag-ingat ka anak, balitaan mo na lamang ako kung nasa biyahe ka na. Turan pa ni Mama. Pagkatapos namin mag-usap ng nanay ko ay doon ko na naibuhos ang matindi kong pag-iyak. Sobra ako nangihinayang na wala man lang ako sa tabi ni Lolo Joselito nang nawala siya. Kung hindi pala ako sumama sa bakasyon na yon ay nandun ako sa bahay niya. Baka nga buhay pa si Lolo kung mas pinili kong bumisita sa kanya. Grabe ang konsensyang naramdaman ko ng time na yon. Feeling ko ay napakawalang kwenta kong apo, Papa Dudut. Tinawagan ko ang isa naming katrabaho at nagsabi ako sa kanila na aalis na ako dahil namatay na ang lolo ko. Naiintindihan naman nila ako at nagpresenta pa ang dalawa kong katrabaho na sasamahan ako sa sakayan ng bangka para makaalis na ako sa resort na yon. Ang problema lang ay wala nang bumabiyahe ng bangka ng ganong oras at bukas pa raw ng umaga. Kaya wala akong choice kundi ang magstay doon ng isa pang gabi. Ipinalam ko kagad kay Mama na bukas ng umaga pa ako makakaalis sa resort at naiintindihan din niya ako. Magdamag akong umiiyak. Kung pwede nga lang na lumangoy ako ay ginawa ko na pero alam ko na hindi yon pwede at baka sumunod kagad ako kay Lolo sa kabilang buhay. Kinaumagahan ay inayos ko na ang mga gamit ko at umalis na ako sa resort na yon. Nagbayad ako ng special na sakay sa bangka kasi ang tagal kong hihintayin kung mapuno yung bangka bago umalis. Mula sa resort ay dumiretso na ako sa bahay ni na Lolo. Hapon na nang dumating ako at nasa kabaong na si Lolo Joselito. Kahapon ng umaga pagkatapos mong tawagan si tatay ay panay ang kwento niya tungkol sa iyo, Rosel. Ipinagmamalaki ka niya. Sa lahat daw ng apo niya, ikaw ang pinakamasipag magtrabaho. Sabi pa niya gusto pa raw niyang makita ang mga magiging anak mo. Malungkot na sabi ni Mama sa akin. Sayang at hindi na niya yung makikita, Mama. Kung alam ko lang na mangyayari ito ay hindi na lang sana ako sumama sa mga katrabaho ko. May pagsisisi kong wika. Ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Walang nakakaalam sa atin sa biglang pagkamatay ng lolo mo. Saka panigurado na masaya na si tatay ngayon kasi magkasama na sila ni nanay. Ang sabi pa ni Mama. Ganun na lang din ang iniisip ko, Papa Dudut. Para kahit papaano ay hindi maging mabigat para sa akin ang pagkawala ni Lolo. Iniisip ko na magkasama na sila ni Lola sa heaven at wala na silang sakit na nararamdaman. Doon ay masaya na lamang sila at walang problemang iniisip. Naniniwala rin ako na darating ang tamang panahon na magkakasama ulit kami at hindi na kami magkakahiwalay pa. Mama, alam mo ba? Kagabi sa resort ay parang nakita ko si Lolo Joselito. Nandun siya sa kwarto namin nakatayo sa isang sulok pero nawala rin siya kaagad. Siguro pinuntahan niya ako roon para magpaalam. Pagkukwento ko kay Mama. Baka nga ang lolo mo yun. Alam mo naman na isa ka sa paborito niyang apo. Kasi ikaw ang madalas na nakakaalala sa kanya, ang wika pa ni Mama.
Nag-leave muna ako sa trabaho ko ng ilang araw, 4 na araw na ibinurol si Lolo at pagkatapos noon ay nilibing na siya. Naging tahimik na ang bahay ni na Lolo at Lola simula nang parehas na silang mawala doon. Ginawa namin caretaker ng bahay na yon si Ate Cora dahil sa naging malaki na ang tiwala namin sa kanya at parang miyembro na rin siya ng aming pamilya. Ang nangyari ay paminsan-minsan ay nagpupunta roon si Mama para i-check ang bahay at para na rin ibigay ang sahod ni Ate Cora. Nang minsan ako umuwi sa bahay namin ay nagkakwentuhan kami ni Mama. Kay Mama ko nalaman na nagpaparamdam daw kay Ate Cora si Lolo Joselito. Sa gabi raw ay may narinig si Ate Cora na umuubo sa ibaba. Hindi ba si tatay ay madalas na umuubo dahil sa paninigarilyo niya? Tapos nag-aamoy sigarilyo daw sa bahay kahit na wala namang naninigarilyo doon, ang sabi pa ni Mama. Si Lolo nga yun, Ma. Ako naman ay hindi nagpaparamdam si Lolo sa akin. Baka nagtatampo siya kasi hindi ko siya binisita noong araw na nawala siya. Malungkot kong sabi. Ang buong akala ko ay hindi magpaparamdam si Lolo Joselito sa akin, Papa Dudut. 2 months na kasi ang nakakalipas simula nang mawala siya ay wala siyang paramdam sa akin. Ang naisip ko rin noon ay baka sa bahay lang niya siya nagpaparamdam. Pero isang umaga habang nasa apartment ako at naglilinis, ay biglang tinugtog sa radyo yung paborito niyang kanta. Sunday kasi noon kaya ang pinatugtog ay mga old songs. Bigla akong naging emosyonal nang marinig ko ang favorite song ni Lolo Joselito. Hindi ko naiwasan ang mapaiyak kasi naalala ko si Lolo. Habang umiiyak ako ay may naramdaman akong parang malamig na kamay na humaplo sa bato ko na naging dahilan para kilambutan ako. Umurong ang luha ko at napalitan yon ng kaunting takot. Nagkaroon ako ng hinala na nasa apartment ko ng time na yon si Lolo Joselito. Lolo, kung ikaw man yan, okay lang na magparamdam ka pero huwag ka na lang magpakita, please. Matatakotin ako, alam mo yan. Medyo pabiro kong sabi kasi hindi ko talaga kakayanin kung magpapakita si Lolo sa akin. Kahit na umaga pa noon ay hindi ko talaga kaya. Tinawagan ko kagad si Mama at sinabi ko sa kanya ang nangyari. Ang sabi ni Mama sa akin ay huwag akong matakot kasi Lolo ko naman yon. Pero ang hirap gawin ang sinabi niya lalo na sa kagaya kong matatakotin. Nang sumunod na gabi, umuwi ako sa apartment ko na pagod. Bigla ko namiss si Lolo Joselito kaya nag-alay ako ng kandila sa picture niya sa apartment ko. Kinausap ko siya na para bang nasa harapan ko siya, Papa Dudut. Ganon ako kapag mag-isa at nami-miss at naiisip ko si Lolo at Lola. Kaya mas gusto ko pa na magtrabaho para maging abala ang utak ko sa ibang bagay. Habang nakahiga na ako sa kama ko, nang gabing yon ay may naamoy akong sigarilyo. Imposible na makaamoy ako ng ganon kasi nakasarado ang bintana sa kwarto ko at hindi ako nagyoyosi. Hindi naman ganong kalakas ang amoy ng sigarilyo pero dumaan nga lang siya sa ilong ko. Pero alam ko na si Lolo Joselito yon. May isang beses pa na nagpakita si Lolo Joselito sa akin, Papa Dudut. Yun ay noong nalimpungatan ako isang gabi at uhaw na uhaw ako. Pagbukas ko ng aking mata ay may lalaki akong nakita na nakatayo sa may paanan ko at parang nakatingin siya sa akin. Nawala rin naman siya na parang namamalik mata lamang ako. Hindi ako makagalaw ng sandaling iyon na talagang nagtaasa ng balahibo ko sa braso. Sigurado ako na si Lolo ko yon base sa katawan niya. Hindi ko alam kung ano ba ang pakay ni Lolo Joselito sa akin at kahit na ilang beses ko siyang kinausap na huwag akong takutin ay patuloy pa rin siya sa pagpaparamdam at pagpapakita sa akin. Until na-realize ko na siguro ay namimiss lamang ako ni Lolo Joselito. Dahil nawala siya nang hindi man lang kami nagkaroon ng chance na makapagkita at makapag-usap. O baka rin gusto niyang sabihin sa akin na huwag nang sisihin ang sarili ko sa pagkawala niya kasi hindi ko siya pinuntahan ng araw na namatay siya. Kaya kahit mahirap, pinalaya ko na ang sarili ko sa guilt na aking nararamdaman ng time na yon. May mga pagkakataon na hanggang sa kasalukuyan ay nararamdaman ko pa rin si Lolo Joselito lalo na kapag nandun ako sa bahay nila, Papa Dudut. Pero nasanay na ako at hindi na ako natatakot. Narealize ko rin na Lolo ko siya at siguro ay talagang nami-miss niya lamang ako.
Alam ko na wala siyang gagawing masama sa amin dahil mahal na mahal niya kami. Nagtataka lamang ako kung bakit siya lamang ang madalas na magparamdam sa amin at hindi si Lola Maria. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Alam ko na hindi to gaanong nakakatakot gaya ng ibang kwento na nabasa mo. Pero gusto ko lang talagang bigyan ng honor ang pagiging mabait na grandparents ng lolo at lola ko sa aming mga apo. Maraming salamat at pagpalaing ka pa lalo ng ating Panginoon, Papa Dudut. Sincerely yours, Rosel. Madalas nating marinig na ang buhay ng tao ay mabilis lamang. Magugulat na lamang tayo na wala na ang isa o ilan sa mga taong malapit sa atin. Hindi natin maiiwasan na maging busy lalo na kung nasa stage na tayo ng ating buhay na tinutupad na natin ang ating mga pangarap. Ngunit bigyan pa rin natin ng kahit kaunting oras ang mga tao sa paligid natin dahil hindi natin alam kung kailan sila kukunin ang ating Panginoon. Ang buhay natin ay hiram lamang at may kanya-kanya tayong oras ng pagpapaalam. Gamitin natin ang oras sa mga taong deserve ng ating atensyon at pagmamahal, lalo na ng ating pamilya at mga mahal sa buhay. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Tulungan po natin na mag-grow ang ating channel sa pag-i-invite sa inyong mga kaibigan na makinig din. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at Papa Dudut Vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.